15 hasta 16. Pahayag 3:15 hasta 16. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Ano sabi ni Lord? Alam ko kung sino ka, kung ano ka. Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Maaligam-gam ka. Hindi ka pwede ipantimpla sa kape. Kasi maaligam-gam ka. Hindi ka rin pwedeng inumin ng pawisa-pawisa sa pungapo at very thirsty. Kasi maaligam-gam ka. Nasa gitna ka lang. Nakikinig po ba tayo? Maaring mapasalamatan kasi tumatalo ka naman talaga kaya hindi ka nababago. Lagi mo naririnig yung exhortation ng Tayo sa Operant and Pastors, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nagsosobring. Amen. Lagi mong alam yung tawag at calling mo, pero hanggang ngayon hindi mo nalalag yung tawag at calling mo. Alam mo naman yung totoo, pero hindi mo ginagawa yung totoo. Eh, anong sabi ng Panginoon? Dahil ikaw ay tap water. Tap water. Diba? Alam niyo yung tap water? Hindi maaliga, hindi mainit, hindi rin malamig. Tap water eh. I am about to spit you out of my mouth. Isusuka kita. Ang sakit nun. Isusuka kita. Alam mo, mahilig, hindi ako masyado sa malamig talaga, aminado ako. Pero mahilig ako sa mainit. Pag ako'y umorder ng hot coffee, hot chocolate, hot milk, or hot soup, pag binigay sa akin yan at hindi hot talaga, pinabalik ko yan. Kasi kaya, ang in-order ko hot eh. Sabi, tawagin ko yung waiter o sino mang crew sa fast food, sa restaurant, malamig-malamig eh. Ah, sige sir, papalitan na lang po. Pag binigay na sa akin, umuusok. Yan. Kaya nga gusto ko uminom ng malib ng kainit eh. Amen po ba? Pag naglalagay ka ng yelo, anong ibig mo tukuyin doon? Di ba gusto mo uminom ng malamig? Kaya nga nilagay mo ng yelo eh. Ayun, nalagay mo malang yelo eh. Dilaw pala yun, hindi pala ice yun. Hindi lalamig yun. Kasi siguro hindi mo ilalagay mong yelo, ice talaga, hindi dilaw. Parang lumamig. Pag hindi malamig, hindi ka gaganahan. Dadagdagan mo pa yung yelo. Kasi gusto mo malamig talaga. Amen po ba? Kikinig pa ho ba tayo? Eh, sabi ng Panginoon, alam mo ang mga gawa mo eh. Hindi ka naman mainit, hindi ka rin malamig. Ang I wish, no? Wish ko lang. Nawa, mainit ka o malamig ka. No? Pero dahil ikaw ay maaligam-gam, isusuka kita. Hindi mo alam kung kanino kakakampi. Pulat-puti ka eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya minsan may nabasa ako sa Facebook, no? Pag-open ko. Sabing ganun eh, itong politician na ito, lahat ng kulay sinasamahan. Makarating lang doon sa kanyang hangaring pataas sa posisyon. Pero kung titingnan mo ang kulay niya, itim pa rin. Nakikinig po ba tayo? Naniniwala ba kayo sa mga congressman at mga senators na hindi nila alam na Sinapolis ay, o yung mga, di ba, sino yung aware sa nagaganap ng atin sa ating bansa? Di ba, kailan yung Sinapolis? Sinapolis, yung nililitis ngayon dahil marami siyang NGO na mga illegal na punta rin yung mga foreign barrel ng mga senators at congressman. Di ba? Sabi ng mga senators at congressman, wala kaming alam kung saan napunta yung aming PDAP, foreign barrel. Ano sila? Mga bulagan, mga pingi? Napaka-imposible mo. Nagigilig pa ho ba tayo? Kaya nasa atin na lang mga Pilipino kung magpapaloko tayo na hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Kahit sa church eh. Tapos nakikita mo kung saan napupunta yung may pinupuntahan yung pera mo. Tapos nakikita mo, amen po ba?
Pag wala kang nakikita, hindi maganda yun. Hindi ka gaganahan. Tapos nakikita mo, may pinupuntahan, may nangyayari, may nagaganap. Lalo na kung malaki binibigay mo, 1,000,000 kada sante. Pero binibigay mo kada sante, 5 piso, walang pupuntahan talaga yan. Talaga walang pupuntahan yan. 5 piso lang yan eh. Pag mga milyon, may pupuntahan yan. Kaya huwag na tayong umangal kung walang napupuntahan yung ating offering, kung napakaligid niyan. Amen po ba? Tama po ba ako mali? Subukan mo yung bata, bigyan mo ng piso, hindi masisiyahan yan. Ngingiti siya, pero hindi lumos ang kasiyahan niya kasi piso lang yan eh. Subukan mo bigyan ng 100, masaya yan. Nangigilig po ba tayo? So, start na. No? I know your deeds that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Isusuka kita. Isusuka kita. Hindi mo alam kung dilaw ka o pula ka. Pulat-puti ka, balimbing ka. Nagiginig po ba tayo? Alam mo, dumarating yung mga problema, pagsubok laban ng buhay sa atin, dapat ano eh, hindi ka nag-iiba, hindi ka nagbabago eh. Dapat alam mo kung saan ka partido eh. Amen po ba? Ganun yun eh. Misan yung iba, aangal. No? Alam niyo, bago pa sila umangal, alam na nilang ganito yung preaching eh. Di ba? Alam na nila. Nung hindi pa sila nagkasala, accepted nila yung preaching. Nung nagkasala na sila, galit na sila. Tama mali? Oo. Oh. Hindi pa sila nagpupulintusin, masaya sila. Okay lang sa kanila yung preaching. Lalala, lalala, hindi ako tinatamaan, di ba ako nagkakasala? Pero pag nagkasala na yan, ano ba naman klase preaching yan? Hindi ka pa nagkasala, ganito na ang preaching. Na nagkasala ka, balik ka na. Oh, tama mali? Nung wala siyang sigaw, panay ang kain niya ng kalamansi. Siyang-siya sa kalamansi. Ang sarap ng kalamansi. Vitamin C, anti-high blood, anti mga sipon, mga lagnat, mga plema. Ang sarap ng kalamansi. Eh, nung nagkasigaw siya, galing siya sa kalamansi. Walang kasalanan yung kalamansi. Ang may kasalanan yung sigaw mo. Hindi yung kalamansi ang dapat mo itakwil. Ang dapat mo itakwil, yung sigaw mo. Amen! Amen! Oh. Ganyan yun eh. Nalakpakan natin si Lord. At habang mamamalakpak tayo, sabi ko tayo ng tuloy! Ganyan yun eh. Oo. Oh. Diba? Diba? Tama naman ako, Jeff? Oo, oh, sabi ko eh. Misa na na-open sila, Jeff, diba? Sila na-open sila kasi galit na sila sa kalamansi. Pero nung una, paborito nila ang kalamansi nung wala pa silang singaw. Nung nagkasingaw sila, galit sa kalamansi. Dapat hindi yung kalamansi ang itakwil mo. Dapat na itakwil mo yung singaw. Then walang kasalanan yung kalamansi. Ganun yun eh. Bago ka pa dumating, mayroon siyang regulations, may mga patakaran na talaga riyan. Alam mo na yan, alam mo na nung una pa yan. Bago ka pumasok sa Prison Worship, alam mo na ang patakaran. Bago ka pumasok sa Dance and Tambourine, alam mo na ang patakaran. Tama o mali? Alam mo na yan eh. Kaya nga nung bumalik yung mga deepalaos.com, anong sabi nila? Bakit tayo bibili ng uniform sa ukay-ukay? Eh alam naman natin ang ating Diyos is high calling. Magpatahi tayo ng maayos. Mag-practice tayo ng gusto. Kaya kita mo, nung anniversary, sikat-sikat sila. Mga deepalaos.com. Oh. Hanggang sa YouTube, hanggang sa Instagram, nakapos sila. Dahil alam mo, pag binigay mo ang tapis mo, alam mo, wala kang kakahiya. At alam mo, mapibless ang pangalan ng Diyos at mapibless din sila. Ganun yun eh. Amen. Kasi susunod, usapan natin ito ha. Pag nabibless kayo sa preaching, hindi lang kayo papalakpak. Sisigaw kayo na,
Tuloy! Ha? Amen ba? Amen? Amen! Pag nabibres kayo sa preaching, papalakpa kayo, tuloy, tuloy, tuloy! Kamu, sigaw kayo ng malakas. Para yung mga nagagalit sa mga preaching at ayaw, natamaan ako. Pag sigaw mo ito, tuloy, tatahimik na. Ituloy natin. Anong number na tayo? Number 3. Number 3. Your victory and promotion must continue and growing. Diba nung camp marami na ka-breakthrough? Totoo! Nung outdoor marami na ka-breakthrough. Nung anniversary marami na ka-breakthrough. Minsan, ordinary Sunday, may mga nakaka-breakthrough. Pero ang nais ng Diyos, once na ikaw ay nakaka-breakthrough, dapat tuloy-tuloy, itutuloy mo yan. Amen! Ano ang sabi ni Jesus Cristo? Kung gusto mong maging alagad ko, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Hindi sinabi ng Panginoon, pag naiirata ka na sa krus mo, bitawan mo na yung krus mo. O kaya, magpapalit ka na ng krus mo. Di ganun. Nakikinig pa ho ba tayo? Anong ibig kong tukuyin? Alam mo naman kung anong tama at mali. Alam mo naman ang tawag, alam mo naman ang calling eh. Kagabi, si Pastora Anna Lahan. Kasi may Rohan na ron eh. Rohan Carla, Rohan Ian, Anna lang siguro. Kaya, punta natin kaya ikaw ta, Carla ka na lang kaya. Si eto si Ruth, ang pangalan niya talaga, Ruth Ann. Ruth Ann ang pangalan niya. Binago ko Ruth na lang ako kasi Rohan, Ruth Ann, magka-rhyme na kayo eh. Eh, si tata, naalala ko Rohan din, eh Rohan din yun. Kaya is either Anna lang or Carla ka na lang. Anong gusto mo? Carla ka o Rohan pa rin? Rohan. Kung Rohan ka, Anna lang ito. Marami akong binabagong mga pangalan talaga eh. Na totoo lang. Marami akong binabagong pangalan. May pangalan na Maring. Maring! Sabi ng nanay niya, bilatan ko, ginawa kong May. Meron pa nga isa, Eva, Eva! Makasalanan niyang Eva na yan eh. Bungee. Ang dami kong binago mga pangalan sa totoo lang. Si Joseph din nagbabago ng pangalan niya ni Marlin. Nakikinig pa ho ba tayo? Di ba nung kap marami nagkaroon ng breakthrough? Nung outer, pero marami nagkaroon ng breakthrough. Anniversary, marami nagkaroon ng breakthrough. At minsan may mga Sunday talaga, nagkakaroon talaga ng breakthrough talaga. Biglang-bigla talaga, nagkakaroon ng breakthrough. Pero alam ba ninyo na matapos ka magkaroon ng breakthrough, ang nais ng Diyos tuloy-tuloy ka. Alam mo ba yun? Pakisabi, tuloy-tuloy! Hindi lang tuloy, tuloy. Mahirap ka, umaman ka. Tapos babalik ka ulit sa kahirapan. Nasabihin mo, tsamba lang yung pagyaman ko. Walang tsamba. Tumaas na yung ranking mo. Bumagsak ulit yung ranking mo. Tsamba lang yun. Kaya tumaas yung ranking ko. Di totoo yun. Walang tsamba. Nag-full time na ako eh. Lumabas ulit ako. Kasi pag-full time ko, tsamba lang yun. Naglingkod na ako sa Panginoon. Pero hindi na ako naglilingkod ulit ngayon. Tsamba lang yun. Nakabalik na kami sa Panginoon! Ngayon, nakabutas ulit kami ng bangko. Tsamba lang yun. Walang ganun. Amen. Itutuloy ka ba may preaching ko? Hindi tsambahan yan eh. Paangat ng paangat. Pataas ng pataas. Palago ng palago. Palaki ng palaki. Payaman ng payaman. Pataba ng papaya. Papayan ng pataba. Hahaha.
pwede yun. Nakikinig po ba tayo? Naalala ko tuloy, nag-dinner kami. Kasama ko si Pastora Roan at mga ilang kamag-anak. Dinner kami doon sa may Don Henrico sa may Tibo. Kapunan kami, pasta. Halos naikot na namin lahat yan eh. Napakabuti ng Diyos. Nung unang panahon, wala kaming makain. Pero ngayon, halos lahat ng mga masasarap na kainan sa Pilipinas, naikot na namin yan hanggang sa ibang bansa. Naghahapunan kami sa Don Henrico's. Di-dinner kami. Hapunan namin, pasta. Ay, hindi makatiis ng pasta tsaka pizza. Umorder ng anin. Tapos ay pasarado na yung ano, pasarado na yung pasta pa, yung pasta restaurant na yun. Nagulat ako, biglang sa pantaron, may kinakantahan ng happy birthday. Tinawag ko, hindi kayo, andito si John. Malapit na mag-birthday ito, kantahan ninyo. Sabi ganun. Ano sabi sa kanta? Sabi ko, saan kanta, Pastora? Tinga, sige, kantahin mo nga. Sabi niya daw, ole, 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 happy birthday mo. Tumatanda ka na, pero cute ka pa. Tumatanda na, pero cute pa. Eh, since mataba siya, sabi na isang kapatiran, tumataba ka na. Pero sabi ni Jan, pero cute pa rin. Hindi nangangahulugan mataba, ay hindi cute, cute pa rin yan. Hindi nangangahulugan mabaya, cute pa rin yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, cute ako. Alam pa ka natin si Lord. Kaya alam mo, masarap talaga pag sa mga preaching, hindi ka maramdamin eh. Kasi pag maramdamin ka, lagi ka na nasasakta, na-open, hindi ka nag-i-enjoy, you know? Pero pag ikaw bukas ka palagi, masaya eh. Masaya tayo. Amen? Romans 1:17, basahin natin. Romans 1:17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. From first to last. No? Ang pagiging matuwid daw ay nahayag. At ang pagiging matuwid ay bunga ng pananampalataya mula sa simula hanggang wakas. Mula sa simula hanggang wakas. Alam niyo ang strength ko, isang strength ko na pwede niyong kopyahin, yung pag-asa hindi nawala sa akin. Ang lagi kong sinasabi, lahat ng pinagtiis ko at sinakripisyo ko, isang araw aanihin ko yan. Hindi pa pwedeng hindi. Walang nagtiis, walang nagsakripisyo, walang naghandog ng todo, walang nagbigay ng todo sa Diyos ang hindi ibinalik ng Panginoon. Ipabalik ng Diyos yan, sobra-sobra ba? At nararanasan ko yan, nararanasan ngayon ng aming pamilya, sobra-sobra ba? At patuloy na nararanasan ng ating church, sobra-sobra ba? Isang araw sa maniwala ka sa hindi, isa sa Pilipinas, ang pinakamayaman, pinakamalaking church, Kingdom of Jesus Fellowship. Sa ayaw mo sa gusto may paniwalaan mo kay hindi. Eh, dito lang sa Kingdom of Jesus Fellowship, marami nang yumaman dito eh. At totoo lang. Marami na rito walang-wala ngayon at ang daming pera. Walang makain, walang maisuot, walang maidamit. Ang lagi ko lang sinasabi, pinayaman ka na ng Diyos, tuloy-tuloy. Tinaas ka na ng Diyos, tuloy-tuloy. Pinaramot ka na ng Diyos, tuloy-tuloy. Nag-full-time ka na, tuloy-tuloy. Naglilingkod ka na sa Panginoon, tuloy-tuloy. Amen? Nangangaral ka, tuloy-tuloy! Amen! Pakisabi, tuloy-tuloy! Eh, nung dumating si David, ano sabi ng David? Eh, mga Israelita, nandun naman sa line of defense. But something is wrong, hindi makakross over sa line of defense. Kaya anong sabi ni David? Ako ang magkukross over! Ako ang lalaban kay Goliath. Anong sabi ni Saul? Hindi, ibaon mo din ang malalim sa puso ninyo. Maganda tong sayings na ito. Anong sabi ni Saul? Ikaw lalaban? Bata ka? Yun, matanda na? Mula bata yun, mandirigma yun? May mga armor bearer pa yun?
may breastplate pa yun. Yung mga sandata nun, ibang klase. Ikaw lalaban. Ito ang sinabi ni David. Kilala ko ang aking Diyos. Yung Diyos na tumulong sa akin na kung paano pinatay ko ang mga mababangis na hayop na gustong lapakin ang tupa ng aking ama. Yung Diyos na tumulong sa akin, siya rin tutulong sa akin para patayin ang Goliath na yan. Experience yan! Karanasan yan! Kaya yung ayaw na ayaw mo na maganda para sa'yo, lagyan mo! Ayaw na ayaw mo pero maganda para sa'yo, mapopromote ka, lagyan mo! Kainin mo yung takot mo, yung hiya mo, yung tampo mo, kainin mo yan, lulukin mo yan! Nang magtagumpay ka, baka crossover ka. Amen? Bukas sa harapan. Mientras na po pumupo sa harapan, lalo na natatanda, lalo na natatago sa pinakalikod! Kailangan makakabrito yan! Pati ka umupo rito! Anong problema mo kung umupo ka sa harapan? O tumapin ka pang ito yan, ang nang babae niyan. Huwag ka lang maing love. May problema ba kasi pati itong umupo? May problema ba sa harapan? Ano ba klase na kapwala ito? Meron ba itong pupo? Hello? Tuloy ba tuloy? Hello! Eh, ang problema ko na hindi na ka nakawisan ka! Magpasalamat ang bilang magawisan ka sa Diyos na ito! Hindi ka namumunta pa sa gym! Para magpapawis. Hello? Pakisabi crossover. Sumigaw. Hindi makasigaw. Sa gala. Hindi pa balik to. Ah, mga Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Hindi makabalik to. Pupurumog naman, ba't ka magagalit? Amen? Sinaaman, ang daming kayong ninaaman. Sabi nung kanyang kasambahay, punta ko kayo na Israel. There is a prophet in Israel. His name is Elijah. He will heal you in the name of God. Nagpunta naman sinaaman kay Elijah. No? Pero bago siya nagpunta kay Elijah, nagpunta siya sa hari ng Israel. Sabi ng hari ng Israel, bakit ka saan nagpupunta? Nagpapagaling ba ako? Nalaman ni Elijah. Anong sabi ni Elijah? Huwag niyo pong paalisin, bakit pagagalingin ko siya. Alam ni Elijah kung sino ang Diyos niya. Noon nung sinabi kong mayaman ako, hindi ka maniniwala. Pero ngayon, nakikita mo ngayon, may yate, may helicopter. Hindi naniniwala ka na. Eh, hindi ko ba nakikita? Ito si stability pa kasi. Kita ko pa ho ba rito? Siyempre yate, pwede ko ba na ipark yan dyan? Ano sa Manila Bay yun, natural? Ewin po ba? Misan na, akala mo tuloy nagmamayabang, di ba? Akala mo tuloy nagmamayabang eh. Misan na magsabi ng totoo, parang nagmamayabang ka. Dalawang bagay kasi yan eh. Ito ang nakikita mo yung ngayon. May mga tao nakakakita ng kinabukasan. Ngayon nakikita mo ako, nandito lang ako sa Pilipinas. Pero makikita mo ako sa kinabukasan, nandun ako sa England. Yamang mo! Hindi ngayon madala. Hindi lang sa England, doon pa rin sa Sulu. Sa maganda na Sambuanga. May gera. Napapray niyo ba ang Sambuanga? Yes, pray. Nanonood ako ng balita tapos napag-pray ko anong kalagayan. Hindi ako nanonood ng balita just for the sake na manood ng balita kundi pinapag-pray ko ang kalagayan ng ating bansa. Ngayon, ang sabing ganun ni Elijah, kinaaman,
Commander yun eh. Army yun eh. Commander ng army. Pumunta ho kayo sa Jordan. Tumalong kayo ng 7 beses. Ano sabi ni Naaman? Okay lang na tumalong ako ng 7 eh. Para price na lang ha. Pero yung Jordan, madumi yun. Ang daming ilog doon. Bakit doon pa ako? Ba't doon mo ako palulundagin? Balik siya kayo ng bansa niya. Sabi ng kasambahay niya, Sir, ang utos po ng propeta ay para po kayo ay kumalik. Hindi ho para sa kanya yon. Wala ho masama kung sa Jordan kayo tatalon. Anong ginawa ni Elisha? Tumalon ng 7 beses sa Jordan. Pag-ahon niya, wala na siyang ketong, kutis baby na siya. Nalakpakan natin si Lord. Kutis baby na siya. Naging masunurin siya eh. Para maka-breakthrough ka. Yung alam na alam mo maganda, mainam, matuwid, maayos, malinis, Philippians 4:8. Philippians 4:8. Pwede mo ba i-type yun yung Philippians 4:8? Idagdag natin yun. Philippians 4:8. Pag yung sinasabi sa'yo ng nanay mo, ng tatay mo, ng kuya mo, ng ate mo, ng kapitbahay mo, ng guru mo, ng sino ba mga tao ka bumuti mo, kahit ayaw mo, gawin mo. Kasi ikabubuti mo. Nang pinagsuot ako ng news ng Amerikana, ayoko nito! Yung magsuot ka lang ng disente, ayoko nito! Dahil sanay ako sa walang medyas. Rocker na eh! Ang mga suot kong mga t-shirt, kung alam nyo yun, mga Product the Loom. Yun yung mga usong t-shirt ng unang panahon. Diyan sa Cartimar, binibili yung mga t-shirt noon ng mga original. Mga napsaks na original, diyan sa Cartimar, sa Recto nung binibili, diyan kami nagpupunta. Oh. Eh, pinagsuot ako ng news ng ganito, ng Amerikana. Mahirap, mainit. Pero, ito pa lang kasuotan ko. Kasuotan pala ito ng marangal. Amen! Dahil gusto ng Diyos, bigyan ka ng karangalan. Kaya kung binabago ng Diyos ang iyong pananalita, ang iyong galaw, ang iyong kilos, ang iyong pananamit, ang iyong pagkain, binabago ng Diyos, tangkapin mo, ikabubuti mo yan eh. Kagaya nga yung payo ng isang guru sa kahit sa isang estudyante niya, you are now the president of the class and you are now the president of the whole TFC students. You have to act like a president. And behave like a president. Because you are now a president. Eh, ang layo ng pinanggalingan niya pala sa babae. Eh. Hinila siya ng vice-presidente na siya ng classroom niya. Presidente na siya ng eskwelahan niya. Ang layo. Pulling away ka eh. From darkness to pulling away ka eh. Parang karera. There they go. Tapos nasa hulihan siya, oh, biglang-bigla, and finally, biglang nasa unahan. Eh, anong payo sa kanya ng kanyang advisor? Behave like a president. Act like a president. You're not president before, but you're now a president. So you have to act and behave like a president. Hindi ka Kristiyano noon. Kristiyano ka na ngayon. Behave and act like a Christian. Amen? Magagawa ka na, leader ka na ngayon, magbago ka na. Iba ka na ngayon eh. Hindi na mabibiting leader ka, nakaharap sa mga tao, kanya ka ng ganyan ng lisa mo. Hindi, nauus yun. Ibahin mo na. Amen? Tuloy ba? Tuloy? Tatanungin ang mga classmates, mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, bakit iba na yung galaw mo, iba na yung kilos mo, iba na yung pananalita mo? Kumanta ka na lang kaya. Ang buhay ko at buhay ko, paganda ng paganda. Ang buhay ko at buhay ko, pataas ng pataas. Payaman ng payaman, paapoy ng paapoy. Ba't ganun? Huwag ka nang babalik pa sa pinanggalingan mo. Pag na. Aayusin mo yung bahay mo.
lang sa maya-maya, magulo na naman. Hindi ganun. Pasok ka po sa office namin. Pasok ka sa office ko, makikita po ang karangyaan. Malaki na ang pinagbago. Amen po ba? Pasok sila sa church natin, malaki na ang pinagbago. Amen? Naalala nyo ng circle days natin, di ba? One pipe lang at tinuro, hindi tayo makabayad. One pipe lang na umat, ibulim, hindi tayo makabayad. Halos mamalimos pa tayo. Pwede po po huwag niyong tataasan, one pipe lang talaga, huwag niyong gagawin 1.6. Ginagabi si Nanay Cora sa pagbibilang ng pera. Nanay Cora, naalala mo yun, wala ka namang binibilang. Ay sabi ko, napakabuti ng Diyos. Di ba noon yung mga prayer and fasting natin, Sister Evelyn, walang parang walang nangyayari? Pero ngayon, alam mo yung prayer and fasting mo, may nangyayari. Eh kasi, yung pamilya mo, wala na lang nangyayari. Pupunta ka sa pamilya mo. Tapos, hindi ka nababalik sa pagpupultan. Nasumahan ko nila yung mga pamilya mo, wala nangyayari. Huwag ka magagalit sa akin, yung pamilya mo, wala nang makain yan. Ginawang ko lang ng paraan para makakain yan. Nasamahan mo pa. Ano ka ba naman? Tuloy ba o tama na? Tuloy? Sino yung sabi tuloy? Sabi ko na malakas tuloy. Pwede kang masaktan sa katotohanan eh. Pero pwede kang magbukas ng kaisipan. Pwede. Gabing-gabi na, hindi pa kami umuwi. Hindi kami kinanay ko, Rabab Rigar. Nagbibilang ng offering. Wala namang binibilang. Puro pa rin yung tinataktak niya. 5 butas. 10 na walang butas. 20 kong kulay dilaw. Piso. No, pag nag-offering tayo, ang kapal na binibilang, burak may 20 pesos. Ay, iba na ang Kingdom of Jesus Fellowship ngayon. Kung hindi mo pa alam, pinapaalam ko na sa'yo. Para maintindihan mo at maunawaan mo. Hindi magmamalaki yan, katotohanan yan. Totoo yan. Nakikinig pa ba tayo? Noon, pag mamamalengke ka, alin, magkano galunggong mo? 91 kilo. Full time ako, pagpapalain ka ng Diyos, 75 na lang. Ganun eh. Ipagmamalaki mo, full time ka eh. Pagpapalain ka ng Diyos. Ngayon, hindi eh. Ali, magkano maya-maya mo? Hindi GG. Magkano lang pulapo mo? Hindi GG. 250. Ito 300. Keep the change. Full time ako! Pinapagpala ng Panginoon! Amen? Ang laki ng pagkakaiba, no? Ang laki ng pagkakaiba. Hello? Noon, magbigay lang ng tithes, takot na takot. Ngayon, iba! Ang mga tither ngayon, mas malaki ang offering. Kaya payaman ang payaman. Mas malaki offering. Yung iba, tithes lang, nakatakot eh. Bakit hindi ibaling ng Diyos? Eh ngayon, iba eh. Ito tithes ko, 150,000. Ito ang offering ko, 300,000. Mas malaki yung offering kaysa sa tithes. Anong meron siya? Experience karanasan. Nakita niya na sa kanyang pagbibigay, pinalik ng Diyos sobra-sobra pa. Kaya bago matapos ang preaching na ito, magbigay ka ng tithes, offering at first fruits, nakihan mo. Lalo pag tumaas ang pag-aaral mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo, paglilingkod mo sa Diyos, bumalik ka bago matapos ang preaching na ito. Dito ka na palagi umupo sa harapan, mag-tay-tay ka. Kahit ang gubit mo, kalbo, umupo ka rin sa harapan. Ang gubit mo, tumahok, umupo ka sa harapan. Kaya tamaan ka ng preaching kaya hindi, umupo ka sa harapan, huwag ka magtago. Mentas ang katago, kalalo kang hinahanap. Sino ang ginigising? Yung gising o tulog? Sino ang hinahanap? Pinagkatago o hinakalantad?